Magandang araw po sa lahat ng ating mga kadagit na palaging nanonood at palaging sumusubaybay sa ating mga istorya. Sa kwentong ito ay tampo ko na naman sa inyo ang isa na namang napakagandang istorya na di akong kapupulutan ninyo ng aral, inspirasyon at motibasyon. Kaya naman po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na kayo. I-hit na rin po ang notification bell. Kaya naman, simulan na natin ang ating istorya. Nasa na ba yung 1,000 ko rito sa pitaka? Sigaw ni Nena sa buong bahay. Kanina pa kasi niya hinahanap ang 1,000 na ipambibili niya sana ng ulam para sa araw na iyon. Mga punyeta, magsibaba nga kayo rito. Sigaw ni Nena na dinig ng kanya mga anak, pati ang kapitbahay ay dinig ang nakakarindi niyang boses. Kaagad na nagsibaba ang 4 niyang mga anak at si Roberto na anak ng kanyang yumaong pangalawang asawa. Sino kumuha ng 1,000 ko rito sa pitaka? Sigaw ni Nena habang masamang tinitingnan ang bawat isa sa 5 mga bata. Hindi po ako, mama, sabi ng isa. Hindi rin po ako, sabi naman ang isa pa. Ano, walang aamin? Sigaw ni Nena. Si Roberto po, nakita ko po siyang may hawak na 1,000 kanina. Bintang naman ni Java, ang matabang panganay na galit kay Roberto dahil nga tingin niya ay palamunin lang ito sa kanilang buhay. Masamang tiningnan ni Nena si Roberto. Ikaw? Nasa lang 1,000 ko? Ilabas mo! Hindi po akong kumuha nun, mariing tanggi naman ni Roberto. At tumingin naman siya kay Java. Bakit ka nagsisinungaling, Kuya Java? Wala naman akong hawak na 1,000 ah. Huwag ka nang tumanggi. Nakita kita kaninang may hawak ang 1,000. Bakit hindi mo pa aminin? Mama, promise, nakita ko siyang may hawak na 1,000 kanina. Bakit naman ako magsisinungaling? Hinawakan ni Nena si Roberto sa kamay at hinila-hila. Nasaan ang 1,000 ko? Ilabas mo. Kung hindi, may gagawin talaga ako sa'yo, sigaw nito. Wala nga po kong kinukuha ang 1,000. Mariing pa rin tanggi ni Roberto na mangyak-yak na. Dito na pinagbuhatan pa ng kamay ni Nena si Roberto. Walang ibang nagawa si Roberto kung hindi ang umiyak na lang ng umiyak habang tumatama sa kanya ang bawat hampas ng walis ng tambo. Hindi siya tinigilan ang kanyang ina-inahan hanggang hindi niya inaamin na siya ang nagnakaw ng pera. Namamagana ang ilang parte ng katawan ni Roberto kaya tumigil na si Nena. Ayaw mong umamin ha? Sabi ni Nena at kinuha mga damit ni Roberto sa drawer at itinapon ang mga ito kay Roberto. Lumayas ka! Iniwan ka na nga lang sa akin ng tatay mo, kaya naging pabigat ka lang. Tapos pag nanakawan mo pa ako, walang hiya ka. Hindi ko kailangan na magnanakaw sa buhay ko. Baka po si Kuya Java lang ang nagnakaw noon para ako masisi. Umiyak na sabi ni Roberto pero dinagdagan lang ni Nena ang palo sa likod nito. Huwag ka nga magbintang. Hindi ko pinalaki ang anak ko para magnakaw. Ang kapal na mukha mo. Lumayas ka. Pinulot isa-isa ni Roberto ang mga damit niya at inilagay ito sa 1 grocery bag at pagkatapos ay kagad itong tumakbo palayo habang rumaragasa pa rin ang luha sa kanyang mga mata. Sobrang sakit sa kanya na mapagbintang ang magnanakaw ng sarili niya pang pamilya. Pero mas masakit para sa kanya na palayasin dahil wala naman siyang ibang matutuluyan. Mag-isa na lang ngayon si Roberto dahil wala rin siyang kapatid. Ang kanyang totoong ina ay namatay na sa Saudi dahil nalaglag ito sa tulay. Ang kanyang ama naman ay namatay dahil nasagasaan sa kalsada habang tumatawid pa uwi galing trabaho. Kung saan ay alam lang niya ang daan pa uwi sa Cotabato City ay umuwi na siya roon dahil naroon kasi ang kanyang lolo at lola na mahal siya. Hindi naman niya makontak ang mga ito dahil wala rin siyang contact number ng mga ito. Ni cellphone ay wala nga siya. Kumakalamasik mura ni Roberto habang naglalakad patungo sa kung saan. Nangihina na siya. Nakatirik pa mga araw at abot ang 45 degrees Celsius. Iyon ang init ng panahon na iyon. Tumatagatak na ang kanyang pawis sa katawan at sinasabayan pa ito ng pagkauhaw. Ngayon ay hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Sa kanyang paglalakad ay may nakita siyang maliit na turo-turo at doon ay humingi. Humingi siya ng tubig na maiinom. Mabuti naman ay mabait ang tinderong nandoon at binigyan naman siya nito ng malamig na tubig. Pinasalamatan niya ang tindera.
Gusto pa sana niyang humingi ng pagkain pero nahihiya siya. Kaya sa huli ay umalis na lang siya at naglakad patungo sa lugar na hindi rin niya alam kung saan. Lumipas sa mga araw at ang tanging naging pagkain lamang ni Roberto ay ang mga tirang pagkain ng mga customers sa mga turo-turo. Ayaw man niyang gawin ito, ay wala na siyang magagawa. Wala naman siyang ibang mapagpipilian. Kaysa mamatay siya sa gutom, ay mas gugustuhin na niyang gawin ito. Hanggang sa isang araw ay napagpasyahan niyang mamalimos upang kumita ng pera kahit papaano. Marami mga taong dumadaan sa kalsada. Naghahanap siya ng pwesto at umupo na lang siya sa may tabi ng kalsada. Nagiintay na may magbibigay sa kanya. Sa buong araw na iyon ay naka 20 pesos lamang siya pero aniya ay hindi na yun masama. Bumili siya ng isang pastil sa isang maranaw na nagbebenta ng mga local food at doon ay sulit na sulit ang 20 pesos dahil talaga nabusog siya sa laman ng pastil na iyon. Nagdaan pa mga araw at palaging ganun na lang ang ginagawa ni Roberto. Hanggang sa isang araw ay may nakakita sa kanyang dalawang batang umiiyak sa kalsada. Sa pakawari ni Roberto ay mas bata pa sa kanya mga ito. Dahil nakuyuryo siya ay nilapitan niya ang dalawang bata. Hello, bakit kayo umiiyak? Tanong ni Roberto sa dalawa. May kumuha po sa amin na dalawang lalaki at sinakay kami sa van tapos iniwan kami sa kalsada. Sagot ng isang batang lalaki na pakiwari ni Roberto ay baka mga 8 gulang pa lamang. Ang isa naman ay batang babae na maikli ang buhok at pakiwari naman niya ay 5 taong gulang pa lamang ito. Samantala, nagulat naman si Roberto sa narinig mula sa nakakatandang bata. Magkapatid ba kayo? Tanong ni Roberto. Opo, nagugutom na po kami kuya. Kagabi pa po kami walang kain eh, sabi ng bata. Tiningnan ni Roberto ang kanyang bariyang nalikom sa araw na iyon at 20 pesos pa lamang iyon. Hindi siya nagdalawang isip na ibigay ito sa dalawang bata. Halikayo, sundan niyo ako, sabi ni Roberto at naglakad patungo sa bilihan ng pastil. Sinundan naman siya ng dalawang bata. Nang marating ang bilihan ng pastil ay nalungkot si Roberto dahil sarado ito. Kaya bumili na lang siya ng 2 pirasong mansanas para sa dalawang bata. Ubos ang kanyang pera. Wala na siyang gagamitin pambili ng sarili niyang pagkain. Pero aniya kung pagkakalooban siya ng Panginoon ay siguradong may magbibigay pa rin sa kanya ng barya mamaya. Sinubukan na lamang niyang intindihin ang dalawang bata. Kung tutuusin, pareho lang ang sitwasyon nila ngayon. Pero dahil siya ang nakakatanda sa kanilang tatlo, ay tingin niya ay nararapat lang na siya ang magsilbing kuya at gumabay sa mga ito. Pinakain niya ang dalawang bata ng mansanas. Tumigil naman sa kaiiyak ang nakababatang kapatid dahil sa wakas ay may laman na ang kanyang sikmura. Roberto nga pala ang pangalan ko. Pakilala ni Roberto habang nakaupo sila sa kalsada at nakasandal sa isang gusali. Pulubi po ba kayo kuya? Tanong na nakakatandang kapatid. Hindi alam ni Roberto kung tama ba ang sabihing pulubi siya. Pero naisip niya, simula ngayon ay pulubi na siya. Nahiya siyang sabihin iyon kaya't natural ay itatanggi niya iyon. Hindi ako pulubi. Pinalayas lang ako ng stepmother ko kaya mag-isa na lang ako, paliwanag Roberto. Kaya nga po, pulubi po ang tawag doon, sabi na nakakatandang kapatid. Hindi ako pulubi. Ang pulubo kasi, dapat pulubi na simula nung una pa lang. Pagsisinwaling ni Roberto sa kahulugan ng pulubi. Ganun pala yun. Kailan kayo nagsimulang naging pulubi? Napahawak na lang sa noo si Roberto. Hindi nga ako pulubi. Ano bang pangalan nyo? Ako po si Sophia, sabi na nakababatang kapatid. Dominic naman ang pangalan ko, sabi na nakakatandang kapatid. Taga saan kayo? Baka hinahanap na kayo ng mga magulang nyo, sabi ni Roberto. Taga Cavite po kami, Kuya Roberto. Pwede nyo po ba kaming ihati doon? Nagmamakaawang tanong ni Dominic. Cavite? Pag-ulit ni Roberto. Inalala ni Roberto na ang Cavite ay nakadugtong lamang ng Metro Manila. Kaya pwede nilang lakarin ang mga ito papunta roon. Pero sobrang layo kasi noon. Aabutin tayo ng ilang araw, sabi ni Roberto. Ayos lang po. Basta po makauwi kami ng maayos. Samahan niyo po kami dahil natatakot na po kami. Baka po kunin kami ulit ng mga lalaki. Nakakatakot po, sabi naman ni Dominic.
Nag-isip naman si Roberto kung tutulungan ba niyang ihatid ang mga ito. Matagal niya itong pinag-isipan hanggang sa nakapag-desisyon na rin siya. O sige, bukas ng madaling araw, aalis tayo. Baka abutin tayo ng mga 5 araw ha, pero hindi pa ako makakapunta roon. Magtatanong-tanong muna lang tayo sa mga tao, baka alam nila ang daan papunta roon. Maraming salamat po kuya, ang bait niyo po sa amin, sambit ni Sophia. Mabuti pa kayo, kasi may mga magulang pa na nag-aalala sa inyo. Eh ako, wala nang may pakialam sa akin eh. Kahit mamatay ako sa kalsada, wala namang mag-aalala sa akin eh. Hindi na namalayang pa ni Roberto na may ilang luha pala na pumapatak sa gilid ng kanyang mga mata. Nang mapansin niya yon, ay pinunasan niya yon at muling nagsalita. Kaya, magpakabait kayo at lagi niyong sundin ang mga magulang niyo para hindi kayo mawala ha. Sige po kuya, sabay-sabi ng magkapatid na sina Dominic at Sophia. Hindi pa sumisikat ang araw ay nagising na si Roberto. Kagad niyang ginising ang dalawang magkapatid upang sabihing aalis na sila para tunguhin ang Kawit, Cavite. Kalaunan ay naglakad na nga sila. Nagtanong-tanong sila sa mga tao kung saan ang daan patungo sa nasabing syudad. Sa kabutihang palad ay naituturo naman sa kanila ng mga tao at sinusunod nila ang mga ito. Hindi naging madali sa mga bata na matuntun ang Kawit, Cavite. Kahit pa may nagtuturo sa kanila ng tamang daan, madalas ay naliligaw pa rin sila. Inabot sila ng tanghali kaya napagod sila. Kuya, pagod na po ako, nagugutom na po ako, sabi ni Sophia sa nakakatandang kapatid. Tumingin si Dominic kay Roberto. Kuya, baka naman po pwedeng makahingi ng pagkain. Kinuha ni Roberto ang kanyang mga nalimos na pera sa kanyang bulsa at binilang iyon. Naka-50 siya kahapon. Sige, bumili na muna tayo ng pagkain dyan sa tabi-tabi, sabi ni Roberto at bumili nga sila sa mga nadadaanan nila ng mga maliliit na tindahan. Nang magbayad sila sa matandang tindera ay tinanong sila nito kung saan sila pupunta at ikinuwento naman ni Roberto sa matanda ang totoo. Ay naku mga iho, delikado. Mag-ingat kayo at baka masagasaan kayo, nag-aalala lang sabi ng matanda. Opo lola, mag-iingat po kami, pangako ni Roberto. Heto na po ang bayad lola. Naku, apo, huwag na. Sa inyo na yung mga paninda. Abat kawawa naman kayo. Totoo po ba, lola? Ayos lang po sa inyo. Kasi hindi po namin yung tatanggihan, ani ni Roberto. Abat talagang huwag nyo nang tanggihan yan. Gamitin nyo na lang ang pera kapag nagutom ulit kayo. Malayo-layo na rin ang Kawit, Cavite, kaya sigurado magugutom ulit kayo papunta roon, paliwanag na matanda. Maraming salamat po, lola. Kahit marami po kaming nakasalamuhang mga masasama at mapangmatang tao sa kalsada, meron po pa rin palang katulad nyo na mayroong mabuting puso. Marami pa rin po palang tutulong sa amin, sabi ni Roberto. Umiti naman ang matanda. Ano ka ba, iho? Isa ka na sa mga mabubuting tao na yon. Nahiya naman si Roberto sa papuring iyon. Ay, hindi naman po ako mabait, lola, pagpapakumbaba niya naman. Alam mo apo, kahit gaano pa karami ang mga masasamang tao sa mundo, huwag na huwag kang makakalimot na mayroon pa rin mabuti. Huwag mong hayaan ma-impluwensyahan ka ng mga masasamang tao sa paligid mo. Kung ano ang gagawin mong masama, siya yung ibabalik ng Diyos sa'yo. Hindi man sa mundong to, pero sa kabilang buhay. At kung ano man ang gawin mong maganda sa mundo, ganun din. Kung hindi iyon ibabalik sa'yo ng Diyos, sa mundong to ay ibabalik naman niya iyon sa kabilang mundo. Kaya tanggat kaya mong tumulong ay maging mabuti ka lang sa kapwa. Huwag na huwag kang titigil. Wala namang bayad yon, pero may sukli. Tama ba ako, apo? Sabi naman ang matanda. Ngumiti naman si Roberto at tumango. Maraming salamat po, lola. Sana po ibigayaan pa kayo ng Diyos ng maraming blessing. Ngumiti naman ang matanda. Oo, sige na. Umalis na kayo at mag-iingat kayo, ha? At alagaan mo mabuti ang dalawang yan. Sige po, lola. At umalis na nga sila at ipinagpatuloy ang paglalakad. Sa kanilang daan ay napabili pa sila ng mga mansanas. Dahil anila ay baka abutin sila ng gabi at baka wala na silang mabilang pagkain. Inilagay muna ni Roberto ang mga mansanas sa kanyang bag. Ang akala nila ay aabutan sila ng gabi. Pero alas 3 pa lamang ng hapon ay nakarating na sila sa Cavite. Doon ay nagtanong-tanong sila kung saan ba ang bandang Kawit, Cavite. At sinunod naman nila ang tinuturo ng mga ito. Kuya,
Parang pamilyar na sa akin ang lugar na to. Siguradong malapit na tayo makarating sa bahay. Nasasabik na sabi ni Dominic. Alam mo ba kung saan ang daan? Tanong ni Roberto. Hindi po kuya, pero nakita ko na tong lugar na to. Siguro malapit-lapit na tayo sa bahay namin. Masayang-masayang sabi ni Dominic. Natuwa naman si Roberto. Mabuti naman kung ganun. Nagpatuloy pa nga sila sa paglalakad hanggang sa kinuha na ng dalawang magkapatid ang mansanas at kinain nito. Habang siya'y naglalakad, naiingit naman si Roberto kung kaya't kinain din niya ang kanya. Maya-maya pa ay nagsalita si Dominic. Alam ko na to kuya, alam ko na to. Masayang sabi naman ni Dominic at abot langit ang kanyang ngiti habang pinagmamasdan ang paligid. Tumakbo na nga si Dominic at Sophia dahil sobrang lapit na nga ng bahay nila. At alam na nila ang daan pa uwi. Tumakbo rin si Roberto upang sundan ang dalawa. At nang tumigil sa pagtakbo ang magkapatid ay nagulat si Roberto dahil nasa harapan sila ng isang napakagarang bahay. Masasabing napakayaman ang may-ari noon. Ito ang bahay nyo? Paninigurado naman ni Roberto sa dalawa. Hingal na hingal ang magkapatid. Oo kuya, ito ang bahay namin. Napitawan ni Roberto ang kanyang hawak na mansanas dahil sa sobrang gulat. Ni hindi niya inaasahan na ganito pala kayaman ang magkapatid. Kuya, baka pwede mong pindutin ang doorbell. Hindi ko maabot eh, utos ni Dominic. At pinindot na nga ni Roberto ang doorbell na yon. Naghintay sila ng ilang sandali saka lumabas ang isang babaeng kulay dilaw ang buhok na namamaga ang mga mata. Malalamang galing ito sa matinding pag-iyak. Nanlaki ang mga mata ng babae na makita ang batang nasa harapan niya. Mama! Umiyak na sigaw ni Dominic at Sophia. At mabilis na niyakap ng babae ang dalawa. Mga anak! Umiyak na sabi ng tuwang-tuwang babae. Saan ba kayo nang galing? At dito na nga nila pinaliwanag ng magkapatid kung paano sila dinakip ng dalawang lalaki. Sa palitan silang isinakaysaban at iniwan na lang bigla sa Pasig City. Nagtaka naman ang kanilang ina kung sino kaya ang marahil ang may gawa noon. Pero imbis na isipin ay pinapasok muna niya ang mga anak sa loob ng bahay. Sa kanya napansin ang batang lalaki na kasama ng kanyang mga anak. Humiwalay muna sa pagkakayakap sa mga anak ang babae na pangalan ay Rebecca. Excuse me, bata, sino ka? Mama, siya po ang tumulong sa amin. Pinakain po niya kami. Isa po siyang pulubi. Tinulungan niyo po kami noong nasa malayong lugar kami. Siya rin po ang naghatid sa amin papunta rito. Kahit hindi po niya alam ang daan papunta rito, nagtanong-tanong lang po siya sa mga tao para may hatid lang kami dito. Sobrang bait po niya, mama, paliwanag ni Dominic. Naiyak si Rebecca at tinawakan ang pisngi ni Roberto. Totoo ba yun, bata? Tumango si Roberto. Totoo po yun, sabi naman ni Roberto. Anong pangalan mo? Ako po si Roberto. Roberto, sobrang maraming salamat. Maraming salamat. Hindi mo lang alam kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa'yo. Sobrang maraming salamat talaga sa'yo, ha? At tumayo kang kuya ng mga anak ko. Pinapasok na rin ni Rebecca si Roberto at pinagandaan ang bata ng chocolate at cake, pati na rin ng gatas. Dito ay kinuwento ng mga magkakapatid ang lahat ng mga karanasan nila sa Maynila at lahat ng kabaitan ni Roberto sa kanila. Wala na lang nagawa pa si Rebecca kung hindi ang mapaluha na lang sa sobrang saya dahil mayroong katulad ni Roberto na nag-aalaga sa kanyang mga anak sa gitna ng posibleng panganib. Hindi niya may paliwanag ang sayang nararamdaman niya. Dito na tinanong ni Rebecca si Roberto tungkol sa pamilya nito. At ipiniliwanag naman ni Roberto na ulila na nga siya at pinalayas na siya sa kanyang pangalawang ina dahil napagbintangan siyang nagnanakaw. Hindi naman naniwala si Rebecca na magagawa yun ni Roberto dahil para sa kanya ay walang ganitong kabuting bata ang magagawang magnakaw. Wala ka na bang ibang uuwian simula ngayon, Roberto? Wala na po eh. Wala na po kung kilalang kamag-anak, paliwanag ni Roberto. Ganun ba? Eh sa probinsya kaya? Baka may mga kamag-anak ka pa roon. Mayroon po, taga Cotabato City. Yung mga lolo at lola ko po. Pwede niyo po ba akong tulungan makauwi roon? Gustong gusto ko na po talaga makauwi. Napangiti si Rebecca. Oo naman, bakit hindi? Tinulungan mo nga makauwi ang mga anak ko rito eh. Siyempre, kailangan ko suklian ang kabutihan mo sa akin. Napangiti naman si Roberto. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Gustong gusto ko na po talaga kasing umuwi roon.
Hindi lang yon, tutustusan ko rin ang pag-aaral mo hanggang sa makagraduate ka sa college. Sayang ang kabaitan mo kung hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral. Wala na nagpaparal sa'yo kaya ako na ang bahala roon. Basta kailangan mo makapagtapos ng pag-aaral. Okay ba yon? Unting-unti nawala ang ngiti sa mata ni Roberto at napalitan niyo ng pag-iyak. Salamat po ate, gustong-gusto ko po talaga makapagtapos ng pag-aaral. Kung tutulungan niyo po ako, hindi ko po yun tatanggihan. Nahimas na lang Rebecca ang buhok ni Roberto. Alam mo, siguradong proud sa iyo mga magulang mo dahil lumaki kang mabuting bata. Bihira lang sa mga katulad mo, mga bata mag-aabalang tumulong sa ibang nangangailangan na walang inaasahang kapalit. Pero ikaw, tinulungan mo mga anak ko nang hindi mo alam na mayaman sila. Matapos nga ng ilang linggo ay hinatid na ni Rebecca si Roberto patungo sa Cotabato. Inutusan niya ang isang tauhan na ihatid si Roberto sa mismong bahay ng batang ito. Pinimbestigan din niya ang nangyari sa kanyang mga anak. At dito na nga ay nalaman niyang ang mismong dating kabit na sa kanyang asawa ang nagpakidnap sa mga anak niya upang gantian siya. Nahuli kasi ni Rebecca na nangangaliwa ang kanyang asawa. At dito na nga ay pinapili niya ang kanyang asawa kung sino ang pipiliin ito sa kanila ng kabit niya. Sa kabutihan pala ay pinili naman siya ng kanyang asawa. Dahil sa galit ay dito na pinakidnap ng kabit ang kanyang mga anak. Ipinakulong naman niya ang kabit matapos noon. Sa kabilang banda naman, masayang namumuhay si Roberto kasama ang kanyang lolo at lola sa Cotabato City. Doon ay minamahal siya ng kanyang mga kamag-anak. Wala na nang apis sa kanya. Katulad nga ng pangako ni Rebecca sa kanya ay pinag-aral siya nito at tinupad naman niya yon. Ang pangako ay hindi kinalimutan. Sa paglipas ng panahon ay nakagraduate na nga si Roberto ng kolehiyo sa kursong abugasya. Makalipas lang ang isang taon ay nakapasa siya sa bar exam kung saan ay naging isa siyang ganap na abogado. Bumalik pa sa mga alaala ni Roberto ang mga sinabi ng matandang tumulong sa kanila noon na sinusuklian ng Diyos ang bawat magagandang bagay na ginagawa natin. Tinulungan niya ang mga bata na makauwi sa kanilang bahay at tinulungan naman siya ng nanay ng mga bata na makauwi sa Cotabato. Tunay ngang ang kabutihan ay may sukling kabutihan. Tunay ngang totoo ang pangako ng Diyos. Kaya naman mga kadagit, hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Maraming salamat po sa palagi nag-aabang at palagi nanonood ng ating mga istorya. Yun lamang po at mag-subscribe na kayo at i-hit na rin ang notification bell. Maraming salamat. So once again, this is Dagit TV. Hindi ito isang kwento lamang, kundi ito ang magbabago ng pananaw mo sa buhay. Dagitin mo magandang aral ng buhay at lilipad ka na parang ibong matiwasay sa langit ng tagumpay. Samahan niyo akong muli sa susunod na video mga kadagit.